itong nagbabagang balita ngayong gabi. Umakyat na sa 167 ang nasawi dahil sa bagyong Agaton. Nitong nakaraang April 16, 2022, iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Sabado na 167 ang buhay ang nasawi dahil sa pananalasa ng Tropical Depression Agaton. Sa mga naitalang nasawi, 151 ay mula sa Leyte at Samar, provinces ng Eastern Visayas, at 11 ay mula sa Western Visayas, 3 sa Davao Region, at 2 mula sa Central Visayas. Ayon sa situational report ng NDRRMC, ang mga numero ng ahensya sa pagkamatay sa Leyte ay mas mababa kaysa sa tali na iniulat ng mga lokal na otoridad na umabot sa hindi bababa sa 162. Ayon sa Baybay City Disaster Risk Reduction Management Office, umakyat na sa 116 ang mga nasawi sa Baybay nitong Sabado ng gabi. Inaulat din ng Leyte Provincial Police ang 46 na sawi sa bayan ng Abuyog noong Webes. Samantala, sinabi ng NDRRMC na 110 individual ang idineklarang nawawala sa bilang 104 ay mula sa Eastern Visayas, 5 mula sa Western Visayas, at 1 mula sa Davao Region. 8 tao ang naitalang sugatan ayon sa ulat. May kabuuhang 562,548 pamilya o mahigit 1.9 milyong individual na naapektuhan ng kalamidad, dagdag ng NDRRMC. Ang kinayang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, South Sargen at Bangsamoro, Autonomous Muslim Region in Muslim Mindanao o BARM ay nakapeg sa 242,239,927.31 pesos, isang kabuuhang tanim na 7,376.99 hektarya ang nasira. Samantala, umabot na sa kabuuhang 6.9 million Philippine peso ang pinsala sa infrastruktura.